Good news mga ka-blessings! Dahil lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kailangan upang ganap ng maisabatas ang panukalang nagtatakda ng mas mataas na teaching supplies allowance kada taon para sa mga public school teachers sa buong bansa. Ayon kay Quezon Representative Raynan E. Robuncia, isa sa may akda ng panukala, itataas sa 7,500 pesos ang teaching supplies allowance ng bawat guro para sa unang taon ng implementasyon, habang 10,000 pesos naman sa mga susunod na taon. Mula noong 2018, nasa 3,500 pesos lang ang tinaguriang shock allowance ng mga guro sa public schools, at naging 5,000 pesos ito mula taong 2021 hanggang sa kasalukuyan. Congress ratified the bill before it went into summer recess. Session resumes on April 29. We therefore expect the signing of the bill to happen in May 2024 at the earliest, ayon kay E. Robuncia. Tiniyak naman ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, na may pondong pagkukunan sa implementasyon ng karagdagang allowance sa mga guro. Since taking over as chairman of the Committee on Finance in 2019, we have ensured that the teaching supplies allowance is always funded. The 5,000 pesos a year that is currently being received by our teachers was already provided in 2021, even though the new law that will increase the amount was still in the pipeline, wika ni Angara. Inaasahang kukunin mula sa 2024 Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng DepEd ang pagtaas sa supplies allowance ng mga guro. Maraming salamat po mga ka-blessings!